Moving forward kami sa Sulong na Bayan. Ang inyong paboritong public service program ay susulong na naman. Maririnig kami sa bagong time slot na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Biyernes sa prime time slot na ito. Higit na maraming listeners at viewers ang aabuti ng aming iba't ibang segment tulad ng Gospel Verse a Day. Balita sa special sectors tulad ng OFWs, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, senior citizens, Chinoy community at iba pang makabuluhang sektor. Makakasama ang mga veteran journalist na sina Loli Acosta, Kaali Makabalang, Mike Oksan at writer John Ramos. Mabuhay! Sulong na Bayan! Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan at tayo po'y dinig na dinig sa iba't ibang panig ng mundo. So good morning, good afternoon, good evening, sa case may be, lalong-lalo po sa Estados Unidos, sa East Coast, sa West Coast, ganoon rin po sa Gitnang Silangan, napakalakas po natin sa Kingdom of Saudi Arabia, dyan po sa Jeddah, Riyadh, Qatar, Dubai, at syempre sa ating mga neighboring countries, saan-saan naman po yan, sit down under, sa Australia, hello, hello mate, at ganoon rin po sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, Macau, malakas ang lakas na rin daw po tayo dyan sa Phnom Penh kung saan nanggaling ang ating Pangulong BBM kamakailan at syempre sa dito naman po Luzon, Visayas, Mindanao, nako Korea, hello, nandito po tayo ngayon, napakaginaw, winter po ngayon dito at nako less than ano ba to, 34 degrees, ayoko na sabihin basta napakaginaw po, but ito po naglilingkod po tayo para nang makaabot sa inyo ang ating mga magiging usapin, napaka-importante po ng usapin natin ngayon dahil kasama po natin sa kabilang linya ng communication via Zoom ang expert, ano, siya po ang consultant ng recruitment agency at international ang kanyang expertise din, ano po. Pero bago natin siya ipakilala, bumati ka muna katandem Mike Oksan ng Sumbong at Aksyon. Hello. Hello, hello. At yan o, 5 p.m. na naman at February 3, 2023, Sulong na Bayan at tama ka, Ate Loli. At yung mga yung guest natin na talagang humanga ako dahil you know expert in field. Expert siya sa recruitment ano and right. You know recruitment consultant kaya right. Ayan wag na nating patagalin. Kasi ang usapin natin kasama ng Mike, syempre ayan pa rin yung tinatawag nating na api o na again sa Kuwait, napakadaming usapin dyan since 19, ano pa yan, binan na, nagkaroon na ng pag-uusap na wag na magpadala nga ng ating mga overseas Filipino workers dyan. Tapos mamayang konti na bawi, mamayang konti na balik ulit, pagpapadala. Yes. Pero tanungin na natin at ipakilala na natin kasi siya ang nakakaalam pagdating sa ganyang usapin, ano? Expert nga in the field. No less than Sir Emmanuel Deslani. Hello po. Welcome to ating Sulong na Bayan. Yes. Suki ka na namin. Kamusta po? Sir Manny? Nasa via Zoom na siya. Nakita ko na siya kanina eh. Oh, okay. Baka yung technical glitch ulit, ano? Bumabalik. Calling. Ayan. Medyo mahina yata ang internet ni Sir Emmanuel Gislani, ano? At pinipilit ng ating SOCMED na tawagan siya para sa via phone patch. No? At, okay, nandiyan naman ang telepono niya. So I hope makuha. Alam mo kasi, backgrounder lang kasamang Mike, ano? Dahil nga alam natin na itong namatay ng ating kababayan dyan sa Kuwait. So nag-tighten, nag-ano, higpit na naman ika nga ang rules and regulations ng ating Department of Migrant Workers, DMW. Yeah. Para nga siguro i-check na muna maigi kung dapat pa bang magpaalis o hindi. Pero may advisory sila kasamang Mike nung taong 2000, ngayon actually, no? Na yeah. ang Kuwait, it will strictly prohibit itong mga FRAs, foreign workers nga, from recruiting additional workers if they have OFWs currently in distress, ano? Ang sabi, itong mga foreign recruitment agencies na to, without pending request from assistance from all sources, eh sinasabi, aba, without stairs at the migrant workers and other OFWs will be allowed to process. Pwede naman, sabi nung kanilang labor attache dyan na si Kuwait Catherine Dulidul. Ako, eh sana makontak natin. Pero kilalang-kilala ng ating bisita yan, ano? So wala pa ba siya sa kabilang linya?
Wala pa yata. By... Pero you're talking about Jollibee Ranara, no? Ito yung namatay, no? Na OFW. Right, right. At nakita naman natin sa pahayagan kasamang Mike na ang Pangulong BBM ay through Secretary Tuts Ople ay nagkaloob ng I think 200,000 pesos ano, isa sa mga tutong. At madadagdagan pa yung assistance sa family nitong si Miss Ranara, no? Right. At kasama ng ating kalihim ng migrant workers, itong kanyang ama na pinakita nga sa pahayagan recently, nung inaabot niya na yung sulat, personal na sulat to kasamang Mike, ha? Personal na sulat ng ating Pangulong BBM na siya ay nagkocondol at na siyempre nakiki siyempre yung ganyang mawalan ka ng anak, hindi ganyang kasimple, ano? Pero again, sabi nga nitong si Assistant, Philippine Assistant Labor at the Kuwait, sa Kuwait, si Catherine Dulidul, no? May I quote her, ang sabi niya, only foreign recruitment agencies without pending requests for assistance from all sources and other agencies and without stares at the migrant workers will be allowed to process. Kasi may mga nakapending na kasamang Mike eh. Yan ang problema. Siyempre, hindi mo naman agad-agad basta maputol ang pagpapaalis o pagde-deploy ng ating mga kababayan Pilipino. Kung tama nakasalang po. Na eh. Nakasalang na yung kanilang mga dokumento eh. Di siyempre, itutuloy na lang nila. Hindi naman pwede agad putulin yan, ano? Yes. Yan na nga yung sinasabi ng Pangulong BBM. Kung maaari lamang na wag na tayong makapagpadala talaga ng ating mga kababayan sa mga bansang alam natin na mahirap pakisamahan. Napakadami niyang mga matatawag nating notorious countries eh. Yes, siguro, tama ka dyan, Ate Loli. And of course, ganyan din ang stand ni Senator Rafi Tulfo eh. Oo. Ano ba sinabi niya sa kanyang ulat ng kamakailan? Yes. He's also, yung limited deployment should be implemented. Yan po ang sabi. Correct. Siguro talagang hindi lang hihigpitan, suriing maigi yung bansang pupuntahan. Kasi nga ang Kuwait o kaya yung mga bansang Kingdom of Saudi Arabia, alam na natin medyo notorious at hayag naman ang pagtrato nila sa mga ibang lahi. Ibang lahi, oo. Oh, so, tama. Tama ka dyan. Na tayo. Tayo. Meron mga Sri Lankan dyan, may mga Pakistani dyan, may mga Ethiopian o African na nagtatrabaho dyan. Yung pagtrato nila, hindi katanggap-tanggap. Hindi ko maintindihan. Kailangan nila tayo. Inhuman masyado. Oo. Hindi. Katulad ito, mukhang justice. Sinilaban pa yata ito eh, no? Itong si Miss Ranara. Well, no? Yun. Alam mo, napakabata nung gumawa niyan. Anak nung kanyang boss ang gumawa sa kanya yan. So, hindi mo nasasabihin hindi niya alam yung gagawa niya eh. Kasi of age naman na siya eh. Oh, ang sinasabi natin, yung mga bansang alam naman natin na medyo ganyan ang matatawag nating ugali, eh ba't ka pa magpapadala? Kumbaga ikaw, Mike, o kasamang Mike, pupunta yung anak mo sa alam mo medyo tagilid yung mga tao makisama, kung papapupuntahin. Siyempre, hindi ako papayag. At importante sa akin ang buhay ng anak ko. Di ba? Yun yan eh. Okay. Oo. So, again, siguro maintindihan natin ano kaya nangyari sa kanyang telepono. Calling po at ringing lang at... nagkakaroon kasi ng medyo mahina yung internet doon sa kinalagay niya. Inalis daw siya sa ating Zoom. Pakibalik siya. Kasi once ni-remove nilang ng ating social media, katulad ko kahapon, hindi na ako makabalik. Kasi ang sinasabi doon sa aking screen, you have been removed. Paano? Pagka hin-remove ka. Ah, okay. Oo. Hindi ka na makabalik. Na-remove daw. Sige, pakibalik natin sa ere si Sir Ayan. Pero ayusin nyo kasi dalawang beses na nangyayari, ano? Okay. Ayaw natin na napakahalaga ng mga ating nagiging guests tapos hindi nyo na maibalik. Sir Jislani, pasagot na lang daw yung phone. At ayan, nasisira po kasi yung video niya sa Zoom po. Kaya ayan ang... minsan kasi yung communication error eh.
No? Ngayon yung tinatawag natin high-tech, pero hindi pala naman high-tech. Lintik din. Kasi nawawala eh. Oo, nawawala. Bigla na lang, misang ganyan. Eh, nasa ere tayo, kaya kailangan dapat be careful din. Pero isang artista kinocomplain niya na yung isang telecommunication malaking giant telecommunication. Sabi niya hanggang ngayon hindi pa siya nababalikan ng internet, naputol na daw o hindi pa talaga maibalik. Samantala nagbabayad naman siya. So tayo, we're appealing. Diyan tayo kasi nakatutok ngayon kasamang Mike, ano? Yes. Kasama na pag-appeal natin sa mga giant telecommunication na ayusin nyo naman po servisyo nyo kasi nagbabayad naman po kami. Tama kayo dyan. WIC, nagbabayad dyan sa mga internet connections Di dapat lang yung ibalik nyo servisyo maayos. Maayos. Katulad, meron tayong mga dapat nakausapin via phone patch o kaya via Zoom. Hindi magkaintindihan. May technical glitch. So, paano? Diyan tayo medyo left behind. Yung lakas ng internet natin sa ibang bansa, hindi ganyan. Hay. Ay, nako. Dito sa aeroplano nga, sa sinakyan ko aeroplano, ang lakas-lakas ng wifi sa Korean Air. Tapos yung isa, sa Delta Airlines. Nasa Erica ha, kasamang Mike. Nasa above 30,000 feet level. And yet, ang lakas-lakas nung kanilang internet connection. Hindi ko maintindihan. Diyan sa atin sa Pilipinas, siguro panawagan na natin sa National Telecommunication kung anong dapat ibigay na proseso diyan sa mga giant telecommunication na yan. Papasukin na yang yung satellite internet medyo malakas-lakas yan. Palagay ko ganyan din ang ginagamit sa ibang bansa Level the playing field. Parang aasa tayo sa cell site. Aba, yung cell site ng medyo problema At saka para healthy ang competition, magpapasok po tayo ng iba namang players, hindi yung puro silang dalawa lang ang nagdodomina. At pag kami nasira, di ba? Para healthy, huwag nyo naman po saluhin. Yes, nagiging monopoly na kasi. Kung halimbawa, dalawa lang ang provider. Kaya naman, Kung kaya naman ng ibang player na makapagsilbi ng maayos, maganda na pagbigyan naman sila ng tsansa. At saka tayong subscribers, meron naman tayong choices. Kasi nagagalit na yung mga artista dahil sila daw mismo naputulan ng internet nagbabayad din naman sila. Nako, humahaba itong ating dapat kausapin nawawala, no? Via phone patch, hindi rin makontakt, ganun ba? Yes. Nagre-ring lang daw. Kaya, nakahang tayo. Ang ganda pa naman ang usapan natin. Ito yung napapanahong usapan, ika nga. Ito yung walang tigil na diskusyon sa radyo at TV regarding dito sa OFW natin diyan sa Kuwait at saka yung ban. Sa personal mong opinion, dapat pa ba nagpapadala tayo ng mga kababayan natin para magtrabaho pa doon sa Kuwait? In my personal opinion, lagi na lang nauulit kasi, no? Lagi nauulit, so dapat kawawa kasi yung OFW natin And then, malalaman lang natin yan. Ayan, may nangyari na naman. Diba? Palagay ko. Okay na ako manawagan na rin tayo kay Kalihim Toots Ople. Na ayan, tignan na lang. Secretary Toots Ople. Tignan na lang yung mga talagang bansa na pwedeng magpadala. Yung alam naman natin yung bansa medyo tagilid mag-alaga ng ating mga kababayan, wag na tayong magpadala dyan. Madami naman pang pwedeng iba pa, like sa Hong Kong, sa Malaysia. Ang daming na open opportunities, Thailand, Singapore, lahat na. Wag na lang yung dalawang bansang alam naman natin na tayo tatatuhin ng maayos. Kawawa kasi ang ating mga kababayan. Imagine they pump in 33 billion US dollars. Hindi pesos to, kasamang Mike, ha? Billion dollar ang pinadadala nila sa ating bansa by way of what? Remittances. So, dun sa 33 billion US dollars and counting, wala pa pala dun yung mga kababayan natin na undocumented. Anong ibig sabihin yan? Yung mga nagpunta sa iba't ibang bansa na walang
proper documentation. Walang proper documentation. Lumabas kasamang Mike sa back door. Pwedeng, yeah. Pwedeng dyan sa Mindanao o sa Zamboanga. Basta para lang makapagtrabaho sa ibang bansa. Kasi talaga naman very inviting dahil malaki ang kita. So anong sinasabi natin? Nagpapadala din yun ng pera sa atin. Kasama pa rin yun dun sa remittances. Ang laki-laki ng mga contribution nitong mga to, bakit yung ating pamahalaan, hindi naman makapagbigay ng magandang serbisyo? Nakita mo naman, sabi ng DWIC, gawin ang tama at maglingkod ng tama. Sana ganun din ang gawin ng ating sangay ng pamahalaan. Calling on good Secretary Tuts Ople, because kayo po ang may mandato dyan, dahil kayo po ang binigyan ng tiwala ng ating Pangulong BBM maging kalihim ng Department of Migrant Workers, at gayon na rin yung inyong mga kawani at opisyal dyan at ating labor attaché sa Kuwait. So, hindi ko makita yung logic na hindi natin matulungan talaga, no? Agad-agad. Parang tuwing tatawagan mo yung ating mga ahensya ng pamahalaan, ang sasabihin sa'yo, sige ho, paiimbestigahan. Paiimbestigahan namin. Fatherhood statement na yan, kasamang Mike. Tayo sa tagal natin, ano? Ako medyo matagal akong na-assign dyan sa Paliparan. Araw-araw, ganyan yung maririnig namin pagka kami yan. Si Paring Raul, ang ating new station manager, siya mismo magko-confirm, pareho ang beat namin, ang coverage namin, and dyan sa paliparang natin, sa iba't ibang paliparan, na IA 1, 2, 3, 4, lahat na ng paliparan dyan. Pagka lumabas ang ating mga tinatawag na kababayan na para magtrabaho, iba-iba ang maririnig mong kwento. Meron dyan magsasabi na recruit sila ng mali, meron dyan na pasama na lang sila dahil maganda daw yung sweldo. O ngayon, pag tinanong mo, yung mga hepe o kawani, opisyal ng mga sangay ng pamahalaan na naka-assign dyan sa paliparan at ikaw ay nagsumbong o kung sino man yung naloko, ang sasabihin lagi nila, sige po, paiimbestigahan natin. Puro imbestiga. Natapos na lahat, nagkamatayan na, napagod na yung tao. Nag-iimbestiga pa rin. Yun pa rin ang motherhood statement. Sige ho, pinapaimbestigahan na. Pwede ba, gas-gas na po yung salitang yan. Mag-isip naman kayo na ibang sigurong logic. Reasons. Diba? Mag-isip kayo ng ibang katwiran. No? Paiimbestigahan natin. Ang investigation po, nasabi ko sa inyo, medyo may experience po ang inyong abanding ko dyan pagdating sa investigation process. Although it takes time, pero kung tututukan, napakadali lang . Yung kusang palo na kayo po ang may mandato dyan, sana kung ang nilagay mo dyan si Mike Oksan, hindi rin niya alam yan dahil hindi naman yan ang kanyang expertise. Ba? Kayo po ang nilagay. Doon ako medyo hindi komportable. Pinagtiwalaan ka ng Pangulo, nilagay ka dyan kasi nagtitiwala siya sa'yo na kaya mong gawin. Ngayon, gawin mo yung tama at maglingkod ka ng tama. So, di ba? Kung hindi, tatamaan ka. Kung hindi diba? Naman, hindi mo kaya, you stoop down. Ganun na naman yun Hindi mo kaya Huwag natin pilitin. Di ba? Or you have no business being there. Period. No? Kahit malakas ka pa sa Pangulo, pero kung hindi mo naman pala alam yung gagawin mo, bakit ka pa naandyan? Kasi sira mo din ang pangalan ng Pangulo Dahil siya yung appointing authority Tama so, naman. Hindi naman ito para kay Pangulo lang o sa gobyerno, sa pribado. Pribadong kumpanya. O halimbawa, nilagay ka ni Mr. CEO o ni Mr. Chairman sa iyong posisyon. Tapos malaman-laman natin na wala ka naman palang alam dyan sa ginagawa mo. O paano? Sino masisira? Tanong ko sa'yo. Dapat pag-aralan nyo po. Kung nilagay kayo dyan sa ganyang posisyon, pag-aralan nyo po yung posisyon na yon. Parang katulad ni Senator Manny Pacquiao, sabihin na natin wala nga masyadong alam yung tao, pero senador. Pero nag-aral. Nagtyaga.
Nakagraduate daw, ha? Sabi, di umano, doon sa University of Makati. Oh, si Vilma Santos. Oh, siyempre artista. Oh. Oh, pero syaga, nag-aral para maging qualified na maging congresswoman, maging ano, maging congresswoman tsaka gobernador. Nako, bago natin ituloy-tuloy yung kanilang mga qualification at tanongin natin maya-maya kung talaga bang qualified malagay sa posisyon yung mga sinasabi ko, no? Whether sa privado. We have to pause for a quick break to give way to our sponsors. Maraming salamat po. Saludo po kami sa inyong mga suporta dito. Lalo na sa Sulong na Bayan. The Philippine Standard Time is 6:26 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. At syempre, nakabago na po ang time slot. Ano? Ulit-ulitin natin dahil tayo mga ano, kasamang mic nagtataka bakit daw nawala tayo sa ere. Nandito na po kami sa alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Araw-araw po yan. Dito po from Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. At nasa kabilang linya ng komunikasyon, nako, daloy-tuloy na natin ang pagtalakay, ano? Para maintindihan natin ano nga ba ang kagawaan pagdating sa Kuwait. Ang ating expert sa recruitment international agencies, no less than Sir Manuel Gaslani. Hello, kasama natin si Mike. Kasamang Mike po. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. Yes, can you hear me? Yes, loud and clear. Pasensya na ang ating mga technical glitch. Picture ko ilagay nyo. Ayan, kasi pogi-pogi. Happy Valentine's advance. Dati kasi nakapula yung picture eh. Sabi ko, wag muna, antay natin muna mag-Valentine's. Okay, go ahead, Mike. Ano ang tatanong mo kay Sir Manny? Yan. Ano po ang masasabi niyo po dito sa travel ban, ano? Tsaka doon sa Kuwait. And yung nangyari dito sa ating OFW na trending ngayon, sir? Unang-una, wala naman travel ban, Mike. Oh. Okay. Walang travel ban. Okay. Let's clarify okay. That para hindi malito yung mga tao nag-a-apply o yung pinoprocess. Okay. Walang travel ban. Okay. Alright. That's loud and clear. Ngayon, okay. Yung sinabing suspendido, hindi naman suspendido yung mga ahensya. Parang masyadong sensationalized yung nilagay na headline ng Philippine Star. Actually, hinihigpitan lang yung proseso. So, they will just limit the job orders. They will investigate the status of the recruitment, the foreign recruitment agencies, kung meron sila mga pending cases. And lastly, if you are a FRA, you know, that's called Foreign Recruitment Agency, if you have no record, no case, or case filed by any domestic helper, and you do not have any HSW staying in the welfare center, then you will be allowed to file for additional job orders or requests for new ones. That's very clear. That is what's reflected in the advisory issued by the labor attaché Catherine Duraldul. Dulandul. Ano po ba si Labat Catherine? Pilipino po ba yan? Kakaiba yung kanyang... Of course, Pilipino yan. We do not hire Labat as a foreign Labat as a chase. Right. So, they're saying, yan ang update. Pwede naman mag-deploy kung merong job order. Pero ang tanong kasing susunod ka sa ceremony, alam naman natin ang Kuwait, medyo hindi maayos ang pagtrato sa ating mga kababayan. Bakit pa tayo nagpapadala kaya ng workers? Alam mo, Kuwait is a very, very rich country, no? Ang capital income doon, ano, net capital income is $91,000 per month. Okay? So yes, most of the people there are earning that because of the very rich oil reserves ng Kuwait. Mm. Now, because of that, there are 4 million Kuwaitis, ano, around probably less than a million, ano, can afford to hire
domestic helpers. All right. Mm-hmm. And most of those, most of the Kuwaitis are also educated because that was a former British colony, and they have very good schools. Now, why do we want to send? Because there is a demand. The demand is very great. The households in Kuwait, they need to hire a domestic helper to take care of the house or or their children if both of them are working. Hindi sila kamukha ng ibang countries na Saudi. The women do not work. Here, the women work also. Since they are very educated, they have jobs. And of course, it contributes to the income of the family. Now, why do we keep on sending? Because hindi, these are what we call isolated cases. We cannot really tell the future, you know, if a domestic helper is employed by someone who is supposedly already been approved by the labat, na pwede na siya magkumuha ng domestic helper. We do not know the nature or what will happen. You know, we are dealing with the country with a different culture. You have to understand that. Opo. Hindi, ang tanong kasi, ayaw natin mapahamak siyempre ang ating mga kababayan. Malaki nga sweldo mo. Pero kung ganyan namang ang trato sa'yo ay hindi makatarungan, anong ipagpapalit natin doon? Buhay ang kapalit. Hindi naman to isang beses lang, Sir Manny. Yes, alam I know. Naman. That's already the third time in 3 years, in 4 years. In five years. At kilala ko. Opo. Alam mo, kasi ang problema lang natin kasi hindi naman lahat ng mga Kuwaitis ay ganyang kasama. Yan ang sinasabi ko. Talagang isolated case yan. Siguro yung bata, 17 anos, nagandahan nung kay Jubilee, may itsura naman. And we do not know bakit na napabayaan niya ng agency and the FRA. That should have been resolved. If there was any problem, that should have been resolved earlier pa. So, again, gaano ka, ayoko naman mang husga, no? Pero kasi trabaho ng labat, ng labor attaché natin, bumisita, Sir Manny, sa random, pupunta sila sa mga bahay-bahay ng ating mga OFWs at mag-random check sila ba ay natatrato ng maayos. Yan ba ay nagagawa ng ating mga labor attachés? Yan ay nagagawa if there is a report. Kunyari yung DH ay tumakbo sa welfare center. Kasi hindi naman sila pwesteng pumasok eh. Pag mayroong report na yung DH tumakbo sa welfare center at ito ay alam ng FRA din, then nagko-coordinate yung FRA and the welfare officer to even visit the household. Bibisitahin nila yun and they will try to find out kung anong problema ng DH with the employer. Yun at that time, kasama yun. Kasama pa police doon. Hindi naman basta makakapasok. Very strict sila doon. So, Sir Manny, kailangan may report doon sa ating embahada roon. There should be a case that the labat is working on. Meron siyang report. Umuwi yung, nagpunta doon yung DH, nagsumbong, minamaltrato siya, then i-investigay niya ng welfare officer. Then tatawagin niya yung FRA because the FRAs are responsible for these domestic helpers that they are the ones that deploying with the counterpart local agency here. Yun lang. Kasi ito pong kaso. Yeah, ito pong kaso ni Julie. Ito po bang FRA natin or yung mismong recruitment agency dito? Ano pong mga naging pahayag? Alam mo, medyo malabo ang report. Kasi mismo yung pamilya, hindi nila sinasabi. Ang sinabi nila to the DMW, nireport nila yan sa local agency. Kasi yun ang unang pupuntahan mo eh. Yung local agency mo dito, sabihin mo, sir, tumawag ko si Jubilee.
at minamaltrato siya. Ngayon, yung local agency na yan, dapat i-report yan sa DMW Welfare Center dito locally para mapapadala doon ng communications sa COVID para investigahin nga. So, somewhere along the line, walang nangyari doon. Hindi natuloy. Hindi natuloy yun. Parang, parang either the agency... Hindi inupuan? Ha? Oh, hindi. Hindi kaya inupuan lang? Hindi. Yung, report eh, tapos hindi pa na... Hindi nga ang... Hindi, alam mo, I heard the statement of their lawyer. According to the lawyer, wala raw nag-report sa kanila, may nangyayari. So that is their assertion. Hindi lang nag-report yung mga pamilya ni Jollibee na may nangyayari. Na may nangyayari doon sa bata. Kasi kung may kung meron man daw, sikasuhin ka na. Of course, that is their statement. So, version nila yan. We should have gotten the other side of the coin, itong pamilya, kung na-report ba nila. Pwede ba kung hindi nila i-report? Siyempre, anak nila yan. Ako nga, may konti mangyari sa anak ko. Ikaw din, kasama mo. Me too. Yan ang hindi ito sa ibang bangsa. Alam mo, yun ang hindi pa masyadong na-investiga. Kasi very, very private sila. Baka hindi nga nila na-report o sinasabi nila ng report. Kasi the agency here will stand by their own. Sabi nila, hindi naman nag-report yan eh. So alam, paano namin malalaman may problema? You're talking to the... I think somebody's lying somewhere. Kasi napaka-logic. It's logic dictates. Merong nangyari sa anak mo eh. Mayat maya nga, itong anak ko, nasa Korea ngayon, binibisita ko ngayon. Mayat maya, tinatanong ko, kamusta ka dyan? Tinatatawa bang maayos? Maayos ba yung mga area of ano mo dyan, trabaho? Araw-araw, check ka ng check eh. Iyan, may nangyari ng ganyan. Hindi ka tinatrato ng maayos ng anak ng boss mo. Hindi mo pa ba yan i-report dun sa ahensyang lokal? Loli, hindi natin malalaman yan kasi yan ay, as you said, somebody is lying or talaga hindi nga nag-report. Kasi alam mo, yung pamilya very private. Very private sila. Very private. Kasi naman si Jollibee, hindi naman kwa niya, first time. Second time na niya yun eh. Nung nasa Qatar siya, wala naman nangyari sa kanya. That is already her second deployment from Qatar to Kuwait. So that means, alam niya kung ano ginagawa niya. In other words, alam niya kasi kasuhin sarili niya. Ngayon, kung meron nangyari between her and the boy, we do not know. Kasi I am very surprised na pregnant siya. In other words, hindi medyo lang malagim ang kasi hinahinatnan itong OFW natin. Hindi, kasi sinasabi ng Kuwaiti police, she was raped and then burned, sinagasaan pa, tinapon. Pero hindi ka naman mabubuntis agad. I mean, I'm not speaking from experience. Hindi ka naman mabubuntis agad pag ni-rape ka, di ba? One time. Yes, that's true. No, I agree with you. I have a dirty mind na there was something going on already within her and 17-year-old kasi pregnant eh. So that means there was something else before. So they're having balikan natin yan kasi Sir Manny, no, kasamang Mike. Baka pwede natin tawagan yung employer dito, no, para naman mamalinawan natin sino? Kung meron tayo. Yung Catalyst? Yung employer dito local, dito po sa atin sa Pilipinas. Yung Catalyst ka, buti ko sasagot yun. Sige, we will try. We will attempt. Siguro si Attorney Castellon. Ayan, we will attempt, ano? But we have to pause for a quick break. Huwag po kayo aalis, Sir Manny, no? Huwag kayo mawawala. We have to pause for our sponsors, alright? Sure, Pilipinas Standard Time is 6:36 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan sa DWIZ 882. Red, nagbabalik po muli ang ating programa Sulong na Bayan. Again, nasa 5 to 6 time slot na po ang ating programang Sulong na Bayan. So, i-catch niyo po kami. Meron na po kaming test broadcast sa July, sa Channel 23, ano? Yes. Makikita na tayo
seen, kasama Mike, we're not just listened to or we're being viewed. At sayang nga, hindi makita yung kagwapuhan ni Sir Manny. Okay, balik po tayo sa ating kinatalakay. Ano? Ito pong sinasabi ni Secretary Toots Oplay, iniimbestigahan. Eh, kailan pa po ito nangyari? January something pa po ito nangyari? Ay, ano ba ito nangyari na matay? January 21. Eh, ano na po ngayon? February 21. Isang buwan na po. January 21 ba? Yes. January 21 po nakalagay dito, her burnt body was found in a desert on January 21. So, ano na po ngayon? Isang buwan? Exacto as we speak yata. Hindi naman. February. Well, lang naman February for long ngayon. Okay. So, ano po yung narinig nyo? Saan na po yung investigasyon? Wala. Wala pa. Kasi it's... ang hinihintay nila yung report ng Kuwaiti Police. Mm. Kung anong gagawin ng Kuwaiti Police. I think they already filed charges against the boy. So, due process na yan sa Kuwait. Wala na tayong magagawa. It's in the hands of the Kuwaiti government officials. Whatever the result of their investigation, and then kunyari, he will be charged, and then that's up to the Kuwait. Wala na tayo doon. We cannot intervene anymore. We will just be happy with the decision. Yeah, kung wala pong ang magagawa, we'll just have to wait for them at their mercy tayo. Kaya tayo naman sa ating hanay, sa ating kalihim na Secretary Toots Oplay, wala po bang assessment o siguro magpatawag ng mga local agencies natin dito para sabihin na, kayo? Actually, Lolit, they're in the process of evaluating the hiring process. Kanya nga, ang unang step is to limit the, on my part, it is limiting the deployment and then intensifying the screening of the employers who are interested in getting workers. That is the only first step because she is not in favor of a deployment ban, ano? And I myself, hindi rin ako paig sa deployment ban. So, the DMW is doing its job of already in cleaning up the hiring process. Nothing else can be done because you cannot just move and say deploy the ban, no? Hindi yung pwede. There is a bilateral agreement. All right. I think Secretary Toots Oplay was quoted as saying na in-include niya sa fact-finding team etong sila lawyers nila na si Attorney Geraldine Mendez at ganyan na rin ang sino pa isa? Bernard Bonina. Ano po ang nangyari dyan sa fact-finding team na yan? Baka hindi pa nakakaalis yan. Ano po ang tagal na baka hindi pa nakakaalis. Hindi kasi sinabi lang niyan this week yan, fact-finding team will be sent or has been sent, I do not know the past tense or the present tense, will be sent to Kuwait to investigate the matter. But the matter. Up to now, you know, you can only do certain things which will not infringe on the sovereignty of the Kuwaiti government. Hanggang kuwan lang sila doon, hanggang... Imbisika, maybe they will just look at the situation in the welfare centers, kung gano'ng karami pa talaga nahihirapan doon, o pinahihirapan. Pero I don't think they can do anything else, frankly. A fact-finding team for what? So we have to wait until further development. Yes, until the Kuwaiti government comes out with their own investigation. And I said, if they file charges, that's the only thing we can just look from afar. Hindi natin pwedeng pakilaman yung process nila. Ito naman po, ano, Sir Manny, itong sinasabi ni Owa or Yusek Hans Kakdak, motherhood statement na to eh. Yung sinasabi na i-review ang bilateral labor agreements between Philippines and... Sinabi naman ni Tuchan, ako, I'm in favor. Nilabas ko na yan. Evaluate the current conditions. Evaluate the bilateral agreement. Alam mo, yung ginawa ng bilateral agreement yan, magagaling na tao yan. Both legal and diplomatic. 2018 yan. And you know, maski may bilateral agreement ka, meron dun mga reglamento, eh kung di naman susundin ng mga employers, that's what happens. Yeah, I agree. I agree yan, Sir Manny.
Di ba? Totoo yan. And then meron naman tayo, ano? Alam natin to kasi you and I both know ano naman ang mga nangyayari talaga sa mga FRAs, ano? Pag sila ay nag-violate, dapat inaalis na yan sa ano eh? Sa listahan? Hindi sa... naman kasalanan ng FRA siyan. If the FRA is negligent, then isasama yan sa pinaplano nilang blacklist. Yes. Sa DOEA. And whitelist. Pag yung FRA ay tulit maraming kaso at hindi niya inasikaso, eh, siguradong ilalagay niya sa blacklist yan. Hindi na makakapag-green. Hindi na makakapag-kwan yan. Maka-operate. So, correct. Well, he can operate with other countries but not with the Philippines. Not with the Philippines. Yes. Eh, yung order po ni Secretary Tuts na to look into the recruitment standards to improve yung tinatawag na safe and ethical recruitments for our OFWs in Kuwait. Ano ba? Anong pwedeng... Wala naman problema yung sinasabi nilang ethical standards eh. Kwan naman yung ethical standard, that is a very abused word, ethical standard. Alam mo, ethical, Italy. Wala naman problema yung mga... babae natin doon because everything is free. No, they do not pay a single centavo to get to leave the country, you know. So, what's unethical about? There's nothing unethical about that. So, yung ethical standards, kunyan, paghigpitan lang yung, ang ayusin ng DMW, yung loob na POA. Yan. Eh, ito nga, parang sinasabi ni yung Sec. Olalia eh, yung recruitment agency in the Philippines will also be sanctioned. Sabi ni Sec. Olalia na yung department yata is preparing to file a recruitment violation case against Catalyst. May I just identify this, ano? Pero to be fair and objective, kasama Mike, pwede po kayong tumawag sa amin, kayong Catalyst International Manpower Services Company. Ito, Castillo, na tawagin nyo. Useless yun eh. Useless yung recruitment violation. Yes. Why? The license of Catalyst is due to expire February 2023, this month. So not, they have already filed, and if you're an agency, you have to file your request for renewal 3 or 6 months before. Now, under the current situation, they have 7 pending cases with the adjudication office, hindi pa na-resolve. Pero lahat yung recruitment violation. And another 14 being investigated. So if I were in the licensing division, outright, kakancel ko na yan. I will move for the non-renewal. So wala na yung violate. Yung sinasabi nilang you will charge. Wala na, marami ng kaso yun eh. So, ako si Tuts Ople, cancel na yan, wala na, do not renew, period. At saka siguradong, alam na nila yung problema nila, alam mo, mayari yan Arabo eh, kanya wala tayong magkawa. Pero kasi merong mga angulo, Sir Manny, na sinasabi nila, okay, alisin mo yung pangalan ni Mike Oksan Recruitment Agency. Pero ito naman pala si Mike Oksan, halimbawa lang, nagtayo na naman ng panibagong ahensya, ganun din ang ginagawa. Pero siya din yun. Hindi ka pwedeng kasi, pag yung Mike, hindi ka pwedeng ulit sa bagong agency. Pag ikaw yung Mike, tapos noon, meron ka ng mga record sa PUA, you're in the derogatory record ka, you cannot apply for a new agency because you have a derogatory record. Or... Iba yung pangalan, di ba? Ano? Dami. Iba yung pangalan. You can use a dummy. You can use your friends, your wife. Magtayo kayo ng bagong agency. That is the process of corporation eh. Wala namang maraming loopholes dyan eh, nalusutan talaga namang Arabo. Pagsasara, magtatayo, magsasalam. Ang problema, nandito sila eh, maraming Arabong nang gumagawa ng kalokohan eh. Yun ang problema ng recruitment industry. They cannot remove the Arabs from doing business because they can speak the language and they have access to many people in the Middle East. Okay. Ito po, may nagtatanong pero ay magpabanggit sa Sir Manny. Kung alisin nyo na lang yung mga nakaupo dyan ngayon, dahil paulit-ulit na to eh, parang vicious cycle. Hindi naman talaga.
Eh kung sino daw po yung mga nakaupo ngayon dyan sa ahensya na pinagkakita. Sino? Di ba? Kasi paulit-ulit eh. Sino? Anyway. Isa na sabi mo yun, nasa PUA, alisin natin. Well, basta kasama sila sa mga sangay ng pamahalaan na In fairness sa PUA, paayos lang, meron lang mga konting, alam mo, gremlins. Alam mo yung gremlin? Gremlins, ayan. Ako, mga gremlin, may mga gremlin yan sa loob na gremlins. Ika natin si Yusek Bernie, ano? Kaya lang, may pumasok ng tanong, he doesn't want to be identified, siguro puno na. But we have to thank you, ano, napakabilis ng oras. Next time, sure. Magpa-zoom ka talaga, ha? Sir, ingat ka po at we wish sure, you all sure, the best. Anytime. Okay. Anytime. Salamat, Sir Connie. Salamat. Okay. God bless po. Ingat kayo. God bless. Okay. Yes po. Okay. Kasamang Mike, extra na. Overtime na tayo. Go. Yes. Marami salamat po sa inyong pagtitiwala sa Sulong na Bayan na nasa bagong oras, 5 p.m. to 6 p.m. na po. Ito po ulit okay, si Anthony Oksan. Salamat sa ating naging kaagapan, yung June and Jeric Barreto, sa writer Jen Petrolia, Micah and James Maravalle. Susunod na po ang Pilipinas with Brigadier General Samudio and Emily Cayo. Ito po muli si Loli Rivera Acosta. So I always say, keep God first in every area of our life so He will direct our path. God bless everyone. Salamat po, Chairman D. Edgar Cabangon. Bye! Si Ms. Loli Acosta, Sulong na Bayan! Sa DWIZ 882.